Magandang araw mga kuya, mga ate, mga bunso at ewan kung anong tawag sa inyo, basta magandang araw. Sa dati nating video may binasa tayong kwento. Ngayon naman may babasahin tayong talambuhay. Ito ay talambuhay ng isang tao. Hindi nyo siya kilala pero sana makinig kayo. Sorry. Ordinaryong Pilipino. Si Juan Dimaano ay isang ordinaryong Pilipino. Hindi siya mayaman, hindi siya sikat. Ngunit ang kanyang talambuhay, kahit hindi alam ng lahat, ay mistul lang isang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Pinanganak si Juan noong ika-isa ng Setyembre 1948. Sa hindi pa siyudad noon, Antipolo. Ang mga magulang niya ay sina Julian Dimaano at Amelia Manalastas. Mahirap lang ang kanilang pamilya. Ngunit lumaki si Juan na matalino, magalang, masipag at matyaga. Maliit pa lang siya ay nakakatulong na siya ng kanyang ina sa mga gawaing bahay. Hindi pa siya nag-aaral ay nakakatulong na siya sa kanyang ama sa pagsasaka, pangangahoy at pagkakarpintero. Dahil sa kahirapan, hindi gaano nakapag-aral si Juan. Hanggang elementary lang ang kanyang natapos. Pagkatapos noon ay nagtrabaho na siya bilang isang karpintero kasama ng kanyang ama. 16 na taong gulang si Juan nang mamatay ang kanyang mga magulang. Natabunan ang kanilang bahay ng gumuhong lupa sa kasagsagan ng isang malakas na bagyo. Siya lang ang nakaligtas sa sakuna. Mula noon ay nakatira na lang si Juan sa kanyang mga kamag-anak. At patuloy siya sa pagkakarpintero kahit hindi na niya kasama ang kanyang ama. Sa edad na 20 noong 1968, iniwan ni Juan ang Antipolo at sumama siya sa kanyang mga kasamang karpintero para magtrabaho sa ibang lugar. Napadpad sila sa probinsya ng Bataan at nakasama sila sa mga nagtayo ng dambana ng kagitingan, ang malaking krus sa tuktok ng bundok Samat. Ang dambana ng kagitingan ay isa sa mga pamosong lugar sa Pilipinas hanggang sa ngayon. Noong 1970 naman, sa edad na 22, sumama si Juan sa isa niyang kasamahan sa pag-uwi nito sa probinsya ng Aklan. Sa Aklan ay nasaksihan niya ang isang shooting para sa isang pelikulang Amerikano, ang Nam's Angels, kung saan ay nakuha pa siya para magtrabaho bilang kargador ng mga kagamitan. Ang lugar na yon sa Aklan ay kilala na ngayon bilang Boracay, at ang pelikulang Nam's Angels ang isa sa mga unang nagpasikat sa lugar na yon. Noong 1973, sa edad niya 25, nakasama naman si Juan sa pagtatayo ng isang napakahabang tulay sa pagitan ng mga probinsya ng Samar at Leyte. Ang tulay na yon ay kilala ngayon bilang San Juanico Bridge, ang pinakamahabang tulay sa Pilipinas hanggang sa ngayon. Noong 1975, sa edad na 27, nagtrabaho naman si Juan sa paggawa ng extension ng North Luzon Expressway mula Bulacan hanggang Pampanga. Ang highway na yon ay kilala ngayon bilang NLEX. Noong 1976, sa edad na 28, nakasama naman si Juan sa pagtatayo ng isa sa mga unang mall sa Pilipinas, ang Ale Mall sa Cubao, Quezon City. Nag-asawa si Juan sa edad na 30, sa isang magandang Pampanggenya na nangangalang Alicia. Sa Angeles, Pampanga sila nagpasyang tumira. Nagtrabaho doon si Juan bilang foreman o tagapamahala sa pagtatayo ng mga bahay. Maraming luma ngunit malalaking bahay na nadadaanan ngayon sa Pampanga ang naitayo sa pamamahala niya. Apat na po tatlong taong gulang si Juan nang pumutok ang bulkang Pinatubo noong 1991. Matapos noon, kasama siya sa mga naglinis sa dating Clark Air Base at isa sa mga namahala sa pagtatayo ng bagong Clark International Airport. Noong 1995, sa edad na 47, tumira si Juan at ang kanyang pamilya sa probinsya ng Laguna. Doon ay nakasama siya sa pagtatayo ng isang theme park sa Santa Rosa. Ito ang sikat ngayon na Enchanted Kingdom. Dahil sa pinakita niyang kasipagan, kinuha siya ng may-ari ng Enchanted Kingdom upang maging supervisor ng mga kawaning nagmementi na dito. Matagal siyang nagtrabaho dito hanggang siya ay magretiro noong 2008.
sa edad na 60. Iyan ang talambuhay ni Juan de Maano, isang karpintero, isang obrero, isang ordinaryong Pilipino. Ang buhay niya, kahit hindi alam ng lahat, ay mistulang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Ang galing ng Pinoy sa Ayan, tapos na. Naintindihan niyo ba? Apo! Talaga? Tingnan natin. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, saan unang nagpunta si Juan matapos niyang lisanin ang Antipolo? Anong ginawa niya doon? Anong sagot? Sa Bataan. Kasama siya sa mga nagtayo ng dambana ng pagitingan sa tuktok ng bundok Samat. Wow! Ikalawa, maliban sa Bataan, magbigay ng tatlo pang lugar na napuntahan ni Juan at sabihin kung ano ang ginawa niya doon. Anong mga sagot niyo? Apo! Tatlo lang ang hiningi ko, pero eto lahat ng sagot. Sa Boracay, nagtrabaho siya bilang kargador sa shooting ng isang pelikula. Sa Samar at Leyte, kasama siya sa mga nagtayo ng San Juanico Bridge. Sa Pampanga, naglinis siya ng lahar at kasama siya sa nagtayo ng Clark International Airport. Sa Bulacan at Pampanga, kasama siya sa nagpahaba sa North Luzon Expressway. Sa Cubao, Quezon City, kasama siya sa mga nagtayo ng Alimol. Sa Santa Rosa, Laguna, kasama siya sa mga nagtayo ng Enchanted Kingdom. Wow. Ikatlo, sa palagay mo, paano napasikat ng pelikulang Nam's Angels ang Boracay? Paano? Napanood ng mga Amerikano ang Nam's Angels. Nakita nila sa pelikula ang Boracay. Nagandaan sila sa Boracay, kaya pumunta sila. Ikaapat, ipaliwanag kung bakit sinasabi ng kwento na mistulang bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas ang talambuhay ni Juan. Bakit nga ba? Pair ko, okay? Nakasama kasi si Juan sa pagtatayo ng maraming importanteng istruktura o landmark sa Pilipinas. Dahil makasaysayan ng mga landmark na yon, parang naging bahagi na rin si Juan ng kasaysayan ng Pilipinas. Wow! Ikalima, ano ang pwede mong matutunan mula sa talambuhay ni Juan? Ano nga ba? Dapat maging masipag. Dapat ay marami tayong magawang kapaki-pakinabang sa buhay. Nasagot nyo ba lahat? Siyempre, hindi ko naman maririnig yung mga sagot nyo kasi video ito. Pero sana hindi nalalayo dyan yung mga sagot nyo. Pero may isa pa pala akong tanong. Ano nga ba yung talambuhay? Kanina pa natin binabasa yung talambuhay ni Juan. Pero ano ba yun? Para saan ba yun? Ang talambuhay ay kwento tungkol sa buhay ng isang tao. Karamihan sa mga talambuhay ay tungkol sa mga sikat na tao. Pero meron din naman tungkol sa mga ordinaryong mamamayan. Ang importante, mula sa mga talambuhay, nalalaman natin ang mga pangyayari sa buhay ng iba, mga karanasan, at mga pagkakamali, para maging leksyon natin sa buhay. Pero paano ba sumusulat ng talambuhay? Sa pagsulat ng talambuhay, alamin ang mga pangyayari sa talambuhay na isusulat mo, kasama ang lahat ng detalye, mga petsa, mga lugar, at mga pangalan ng taong kasama sa isusulat mo. Ayusin ang mga pangyayari ayon sa petsa, mula sa pinakauna hanggang sa pinakahuli. Isulat ang talambuhay kagaya ng isang kwento, sumusunod sa mga panuto sa paggamit ng mga salita, pangungusap, at talata. Ganun lang yun, okay? Apo! Ano, ready na ba kayo sumulat ng talambuhay? Wow! Nagulat ba kayo? Huwag kayo matakot. Assignment nyo lang yan. Okay. Oo, susulat kayo ng talambuhay. Pipili kayo ng isang tao at gagawa kayo ng talambuhay tungkol sa taong yon. Gayahin nyo yung style ng talambuhay ni Juan. Pwede nyo rin gayahin yung style ng kwento nating Ako ay isang teki. Mukha namang talambuhay yon. Sa isang linggo nyo pa naman ipapasa kay teacher yan, kaya malaki pa naman ang oras nyo. Itanong nyo lang kay teacher kung kailan ang deadline. Apo! Sa ngayon, balikan naman natin yung lesson natin sa pangalan tsaka panghalip.
Ang pangalan ay salitang tumutukoy sa mga tao, hayop, bagay, lugar at pangyayari. Mga halimbawa nito ay Pilipino, Carpintero, Antipolo, Probinsya at iba pa. Wow! Ang panghalip ay salitang kumabalit sa pangalan sa pangungusap. Ang mga halimbawa nito ay ako, siya, amin, nila at iba pa. Ang mga panghalip ay may dalawang kailanan, isahan at maramihan. Ang salitang kailanan ay mula sa salitang ilan. Ilan ba? Isa o marami? Kaya nga isahan o maramihan, di ba? Gets nyo ba? Ang panghalip na isahan ay tumutukoy sa iisang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, ako, ikaw, siya, akin, iyo, kanya, ito, iyan, at iba pa. Ang panghalip na maramihan ay tumutukoy sa dalawa o higit pang tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, kami, kayo, sila, atin, inyo, kanila, at iba pa. Pero para saan ba to? Para saan ba yung kailanan ng panghalip? Importante ba to? Oo, importante ito. Subukan natin gamitin yung panghalip na may maling kailanan. Hoy Bulma, nagluto kayo na ba ng panghalian? Bit-bit na mga bata ang mga gamit niya. Kami si Teacher Seb. O, diba ang sagwa? Ulitin natin yung ilang halimbawa ng kailanan ng panguri. Ako, isahan yan. Siyempre, iisa lang ako. Kayo, maramihan yan. Hindi naman kayo iisa, diba? Siya, isahan din yan. Nag-iisa lang siya. Sila, o diba? Pag marami, sila. Ito, isahan din. Kapag marami, mga ito. Iyon, isahan. Ano yun? O diba, isa lang yung tinuturo? Kanila, maramihan. Marami sila eh. Naiintindihan nyo ba? Apo. Talaga? Apo. Subukan natin. Sabihin kong isa ano maramihan ng mga panghalip na ito. Simple lang yan. Okay? Game. Tapos na ba? Tama kaya yung mga sagot nyo? Tingnan natin. Una, akin. Isahan yan. Iisa lang kasi ako. Ikalawa, tayo. Maramihan yan. Bilangin mo man tayo, hindi tayo iisa. Ikatlo, iyo. Isahan din yan. Isa ka lang eh, sayo lang naman yan. Ikaapat, atin. Maramihan ulit. Atin eh, ilan ba tayo? Ikalima, kanya. Isahan din. Kapag marami, kanila. Ika-anim, ito. Isahan din. Isa lang ito. Kung marami, mga ito. Ika-pito, inyo. Maramihan yan. Marami kayo eh. Ika-walo, ka. Isahan yan. Nag-iisa ka lang. Ika-siyam, ninyo. Maramihan. Ang dami nyo eh. Ika-sampu, mo. Isahan din. Iisa ka lang eh. O ano, nakailang tama kayo? Isa ba o marami? Joke lang. Ituloy natin ang lesson. Tingnan naman natin ang mga panauhan ng panghalip. Ang mga panauhan ng panghalip ay ang mga sumusunod. Una, unang panauhan. Mga panghalip na tumutukoy sa sarili o sa nagsasalita. Halimbawa, ako, kami, akin, amin. Lahat yan nakaturo sa nagsasalita. Ikalawa, ikalawang panauhan, mga panghalip na tumutukoy sa kasalukuyang kausap na nagsasalita. Yung kausap, hindi yung nagsasalita, hindi rin yung iba. Halimbawa, ikaw, kayo, iyo, inyo, lahat yan nakaturo sa kausap. Ikatlo, ikatlong panauhan, mga panghalip na tumutukoy sa pinag-uusapan, yun yung iba. Hindi yung nagsasalita, hindi yung kausap, yung iba. Halimbawa, siya. Sila, kanya, kanila, lahat yan nakaturo sa iba. Pero para saan ba to? Para saan yung panauhan ng panghalip? Subukan natin gumamit ng maling panauhan ng panghalip.
Bumili si Vegeta ng sariling eroplano ko. Mali, di ba? Eroplano niya, hindi eroplano ko. Ikaw si Teacher Seb. Mali, ako si Teacher Seb. Ulitin natin ang ibang halimbawa. Akin, unang panauhan, tumutukoy sa nagsasalita. Inyo, ikalawang panauhan, tumutukoy sa kausap. Siya, ikatlong panauhan, tumutukoy sa pinag-uusapan, hindi sa kausap, hindi sa nagsasalita. Kanila, ikatlong panauhan, tumutukoy sa pinag-uusapan, hindi sa kausap, hindi sa nagsasalita. Amin, unang panauhan, tumutukoy sa nagsasalita. Inyo, ikalawang panauhan, tumutukoy sa kausap. Naintindihan nyo ba? Apo! Subukan natin. Sabihin kung ano ang panauhan ng mga panghalip na sumusunod. Pumili sa una, ikalawa, o ikatlo. Okay? Sige. Tapos na ba? Tama kaya yung mga sagot nyo? Tingnan natin. Una, ako. Ako nagsasalita, kaya unang panauhan. Ikalawa, niya. Ang baon niya, baon ng ibang tao. Ikatlong panauhan. Ikatlo, iyo. Iyo ang lapis na ito. Kinakausap, ikalawang panauhan. Ikaapat, ikaw. Ikaw ay mukhang lapis. Kinakausap, ikalawang panauhan. Ikalima, kanya. Kanya ang bag na ito. Bag ng ibang tao. Ikatlong panauhan. Ikaanim, akin. Akin yan. Sa nagsasalita daw yan, unang panauhan. Ikapito, kanila. Kanila ang lumang bahay na yon, bahay ng iba, ikatlong panauhan. Ikawalo, ninyo, ang gugulo ninyo, kinakausap, ikalawang panauhan. Ikasyam, sila. Sila ang mas magulo, tinutukoy ang iba, ikatlong panauhan. Ikasampu, nila. Ang iingay kaya nila, tinutukoy ang iba. Ikatlong panauhan. Okay, nasagot nyo ba lahat? Apo! Sana! Tingnan naman natin yung mga uri ng panghalip. Ang mga uri ng panghalip ay ang mga sumusunod. Una, panghalip panao. Ginagamit ang pamalit sa pangalan na tumutukoy sa tao. Halimbawa, ako, ikaw, siya, at iba pa. Ikaw ang namalengke, siya ang nagluto. Ako ang kumain ng lahat. Ikalawa, panghalip paari. Ginagamit ang pamalit sa pangalang nagpapakita ng pag-aari. Halimbawa, kanya, iyo, akin, at iba pa. Kanya ang Jollibee Burger. Iyo ang McDonald's Spice. Akin ang KFC Bucket. Ikatlo, panghalip pamatlig. Ginagamit ang pamalit sa mga pangalang tumutukoy sa mga hayop, bagay, at iba pang itinuturo. Halimbawa, ito, iyan, iyon, at iba pa. Akin ito. Akin din yan. Akin din yun. Ikaapat, panghalip panaklaw. Mga panghalip na karaniwang tumutukoy sa bilang o sa hindi tiyak na pagkakatukoy sa tao, bagay, hayop, lugar o pangyayari. Halimbawa, ilan, sino man, lahat at iba pa. Ang ilan ay natutuwa sa akin. Sino man ay pwede kong maging kaibigan. Pero ang lahat ay aasarin ko. Ikalima, panghalip pananong. Ginagamit sa pagtatanong kung saan ang sagot ay makabubuo sa tamang pangungusap. Halimbawa, sino, saan, ano, at iba pa. Sinong kumuha ng lollipop ko? Saan nyo nilagay? Ano bang gusto nyo? Galit. Ulitin natin yung ibang halimbawa. Siya, panao. Tinutukoy siya, tao. Ganito, pamatlig. May itinuturo. Atin, pari, pag-aari natin, atin. Ano man, panaklao, hindi tiyak kung ano yon, ano man. Tayo, panao, tuntukoy sa atin, tayo, tao tayo. Kanila, pari, kanila, pag-aari nila. Iyan, pamatlig, may itinuturo, ayan oh. Sino, pananong, obvious naman oh, nagtatanong, sino. Naintindihan nyo ba? Subukan natin.
Sabihin ko anong uri ng panghalip ang mga sumusunod. Pumili sa panao, pari, pamatlig, panaklaw o pananong. Okay? Sige. Tapos na ba? Tama kaya yung mga sagot nyo? Tingnan natin. Una, ako. Panghalip panao. Siyempre, tao ako. Ikalawa, niya. Pari. Halimbawa, ang peklat niya. Pag-aari niya, yung peklat niya. Ikatlo, iyo. Pari. Ah, sa'yo ba yung peklat? Ikaapat, ikaw. Panao. Ikaw, oo ikaw. Tinuturo ka, diba? Ikalima, kanya. Pari. Kanya nga yun, diba? Pag-aari niya. Ikaanim, sino? Pananong. Nagtatanong kung sino. Who? Ikapito, sino man? Panaklaw. Sino man? Kahit sino, hindi tiyak. Ikawalo, ganyan. Pamatlig, may itinuturo. Ikasyam, kailan? Pananong. Nagtatanong kung kailan? When? Ikasampo, heto. Pamatlig, may itinuturo din. Ayan, yan ang mga tamang sagot. Sana nasagot yung lahat ng tama. Pag samasamahin natin, may dalawang kailanan ng panguri. Isahan, tumutukoy sa isa. Maramihan, tumutukoy sa marami. May tatlong panauhan ng panguri. Unang panauhan, tumutukoy sa nagsasalita. Ikalawang panauhan, tumutukoy sa kausap. Ikatlong panauhan, tumutukoy sa pinag-uusapan. May limang uri ang panguri. Panao, tumutukoy sa tao. Pari, nagpapahayag ng pag-aari. Pamatlig, nagtuturo. Panaklaw, hindi tiyak na bilang. Pananong, ginagamit sa pagtatanong. Ang bawat isang panghalip ay may kailanan, panauhan at uri. Ang ako ay isahan ang kailanan. Nasa unang panauhan at panao ang uri. Ang siya ay isahan din ang kailanan. Nasa ikatlong panauhan at panao ang uri. Ang kayo ay maramihan ang kailanan. Nasa ikalawang panauhan at panao ang uri. At marami pang iba. O ano? Okay na. Tapos na tong lesson natin. Bahala na si teacher nyo kung anong idadagdag niya bukas. Pwede nyo nang gawin yung module nyo. Sagutan nyo yung gawain sa pagkatuto bilang 4 sa pahina 11. Saka yung gawain sa pagkatuto bilang 6 sa pahina 19. Huwag nyo rin kakalimutan yung talambuhay na ipinapasulat ko. Simulan nyo na ang pag-isipan yun. Apo! O, paano? Kita-kits na lang sa susunod na video. Babayoo!